Pinapanghang na agad ng dalawang teams natin ang laban. Hindi pa nagkakakita. Nagsaspam na sila ng recalls nila. Pre, naka 20 recall na ata dito si Sorn. Wala pang 20 seconds. Pero ang ganda ng ginagawa niya dito. Baka maagaw pa niya. Isipin mo, tinabihan niya sa bush. Oo. Gusto lang mag-farm eh. Kaya naman napilitan na agad mag-retry doon si Hoda. Unang minuto pa lang natin, may maganda nang nakuha dito si Sorn para sa kanyang kuponan. Pero maganda rin ang kapalit na nakuha ng Twisted Minds. Ah. Mabasan si Udil, sobra. Alam mo, naalala ko dito, Brigida, dalawang kuponan na to, parehas. May Pilipino sa team, pero dito sa kina, magta-trading sila para lang sa Little Wonder. Nag-force out na yung flicker ng baka. Ito pala yung pwede mong asahan naman sa Group C, no? Grabe. Action kung action at literal na mga flickers na nababurn. Nakap, ito naman yung kalmot ni Chibi. First blood na kaagad para kay Chibi kontra kay Coffin. Masayang-masaya ang homeboys dito. Kanila pa nasa kamay ang first blood. At alam naman natin yung tendency ng mga Roger na nagsusnowball ay katakot-takot para sa mga kupunan na gusto mo sanang mapigilan o makipagsabayan sa ganoon. Kasi Nolan Jungle din ang hawak ng Twisted Minds dito. Kasi maganda nga nang nagpili sila ng burst na assassin kagad kasi merong ano, may Claude, may Roger kung sa kabila. Ito naman si Udil, ang delikado! Ginatihan kagad ng Twisted Minds. Pero si Chibi naghahanap ata ng poke. Si Sorn naghahanap ng knock-up. Nakuha niya. Pero siya yung mananakap dito. Ginapit yung dash. Si Hoda naghihintay. Pero si Sorn ginapit yung flicker para makatakas lang. Worth it daw. Sige, makipagpalagan tayo. Marami nang na-force out na flicker. So parang sinasabi dito ni Nakufin na, tara, tara, i-go natin to. Wala tong flicker. Na-force out na siya. At yun ang eksaktong naging scenario na nakita natin sa mid lane. Bawasan at nakabawi ang Twisted Minds right before this turtle na ngayon ay sinisimulan ni Chibi. Pero ang nakikita nating mas nakapwesto ay yung mga miyembro ng Twisted Minds. Pero ayan na sila. Hinintay nila papasok dito sa backline si Chibi ang makakakuha ng retribution battle. Victory para sa kanyang kumunaan. Si Sanji, makakataka siya. Si Chibi na nakap yung revenge strike ng Terizla. Pero makakapag-heal na onte yung Roger para buhay. Sorn with the Way of the Dragon. Nahanap doon yung Minotaur. A kill para sa homeboys. Nakuha din nila yung pagong. Parang pwede mong sabihin na nakauna sa pwesto ang Twisted Minds. Pero ang naharapan at ang kanilang napwestuhan ay yung isang very obvious na entrance point lang for homeboys. Oo. Yung ibang mga parte kasi nung mapa, kumbaga napalibutan din sila. Katulad na lang yan, kitang-kita mo si Sorn. Siya pa ang naka-last hit. Troll. So meron silang mga areas na hindi sobrang na-cover dito prior to that turtle na kumbaga ay sapat na atensyon ang nakuha ni GB para doon sa gustong gawin ng homeboys kanina. Pero pag homeboys ka, hindi sapat yung atensyon. Yes. Sepat yung atensyon. Sepat yung atensyon. Oh. By the way, sepat. Ngayon lang natin nakikitang nag-iiba ng hero yan. Okay. Guard, madalas Ruby Terix na talaga. Pero, grabe, pinumbahan dito si Sanji. Lahat ng crowd control, damage, lahat na binato ng homeboys para makasecure lang ng kill sa EXP laner ng Twisted Minds. At kailangan ni Trade to ng Twisted Minds. Dito naman sila sa bottom lane. Si Ned gagamitin yung Blazing Duet para makaiwas onte, para makapag-zone out. Pero siya ang mag-zone out sa kanyang Tore. At mukhang Twisted Minds, matitrade nga nila yung Tore doon sa taas para sa Tore sa baba. Sa taas na nangyari, sumepat na. Sumepat na. Sepat na siya. Pero dito sa bottom lane natin, napakaganda nung pagkakatan siya ni Nets using the Blazing, the BMI para hindi niya matamo o yung knock-up from Troll. Pero kasi mas maganda yung naging abang ni Hoda. Doon sa kung saan man siya mag-BMI, sumakto din yung fracture. So, kung hindi nag-purify doon si Nets, yun ang posibleng maging trade na sana dito ng Twisted Minds. Pero napakaganda na nakikita nating palitan. Actually, pantay na pantay pa rin. Yes. Sa pagitan ng dalawang teams natin. So, itong next turtle ay kaabang-abang talaga. Marami ang bilis ni Zor. Nakahanap lang ng Zima. Hanapin dito si Troll at mapipitas yung Minotaur. Si Sanji ginamit na yung penalty zone. Pero si Zor nag-TP pa rin. Grabe ang bilis. Kitang-kita mo na tumatakbo dun sa ilog. Sa gitna. Nung nakita mo nag-jijit kundo na 1, 2. Alam mo na papasok na yung flicker 3. Tas kasama yung Zipa. Sumakto nga eh. Maganda ang timing mo dun, Zor. Kakasabi ko lang. Kaabang-abang. Boom, nag-flicker. Talagang sinakto eh. Siya na mismo nag-seta para doon sa analysis mo. Hindi ko alam kung bakit requirement talaga sa combo ni Sorn na may kasamang recall. Oo. Talagang requirement yun. Hindi ko alam kung saan niya na sinisingit.
Di ba si Ben Things made Ben Tips? Kung may Sorn Tips, sasabihin niya lang, okay guys, the combo is 1-2, and then before you ultimate, yes, you will use the recall three times. Oh, ito. Ito na ba? Meron. Hindi pa nag-recall kasi. Ayun. Pero na-late yung combo niya, yung recall. Kailangan sunod-sunod para na dadala mo yung momentum. Tama. Kasi malaki ang impact. Tingnan mo, kahit nga naglalakad lang siya sa mapa, mahalaga ang recall para dito kay Sorn. Kaya kung makikita rin natin si Hoda ngayon, mukhang iniisip na lang niya na kumuha na lang ng mga trades at kahit papano yung mag-angat at umalis doon sa mga maiinit na lugar dito sa home para sa nakikita nating laban. Kasi ang homeboys, nakikita mo yung kanilang pagsasama-sama ngayon, napapadalas, at talagang yung intentions ni Sorn ay gustong-gustong mabigyan ng magandang follow-up palagi ng homeboys, kaya madalas nagiging successful sila. Speaking of, kanya mo naman ang ating mid lane. Ang daming nakaantabay para dito sa Twisted Minds. Nakita nyo yung trophy ng MSC. Yan ang pinapaglabanan ng mga kumanan natin ngayon. Sorn nagsuzone out dito. Gusto nyo nakunin yung purple buff ng Twisted Minds. Si Sepa nakakuha ng onward. Pero ito naman, yung Minowan Fury ni Troll. Tatlo yung nahuli. Homeboys, nawalan sila dito ng EXP laner nila. Ang ganda ng response ng Twisted Minds. Sobra. In-onward na dito yung isang member ng Twisted Minds. Pero hindi nagkulang ang naging reaction o response ng Twisted Minds doon. Enough para hindi na siya i-fully commit dito ng homeboys. Kasi kung iisipin mo, dalawang magandang AOE or setup talaga yung nakomit nila at tumama. So kung ikaw yung homeboys ay kailangan medyo mag-ingat-ingat ka, lalo pag nawala na kayo ng isa. Sakto naman, hindi nila napakawalan yung control dito sa bandang turtle pit natin. And maganda-ganda pa rin yung lead nila in terms of gold kontra sa Twisted Minds. Pero ikaw ang Twisted Minds ngayon, tingnan mo, medyo limited kung saan ka pwedeng gumalaw. Oo. Parang lagi at laging iisipin mo, hala, pangalawang beses na yun na may pumapalibot talaga sa atin lagi pag teamfight. Tapos yung approach ngayon ng Twisted Minds, dinadala nila sa macro. Oo. Parang nire-respeto talaga nila na, uy, mas malakas ata talaga naman yung homeboys lumaban. Pero, yung maganda doon, nag-ano sila, nagmamamso. Grabe, nakita mo yung stock ng Thunderbolt, May focus, so may 4 stocks na siya ng Thunderbolt passive. Kita pala ngayon, nakikita na pala natin siya. And now, ang hindi nakikita ng homeboys or ng Twisted Minds ay yung pwestuhang ginagawa dito sa taas. Delikado dito sa pero nagamit niya yung entropy para makatakas. Pero ginamit rin niya yung Purify. Purple buff naman gusto agawan dito ng homeboys. Kanina si Troll yung naka-last hit ng purple buff ni Hoda. Pero mukhang ngayon makakuha ng Assassin Jungler ng Twisted Minds ang purple buff niya. Ito rin ng mga latag ng Feathered Airstrike ni Odin . Sulit na sulit. Tsaka sakop yung kung saan man nila gustong i-commit yung team fight para hindi na masyadong maka-respond, maka-follow up din yung ibang mga member ng Twisted Minds. Pero dito naman, mukhang magsistay tayo sa area na to for a while. Kasi nanggigigil ang homeboy sa mid lane turret ng Twisted Minds Dalarama ko dito hanggang Riyadh. Nandito nga naman sila sa Riyadh. Kanina pa nila tinitignan yung yung turret Parang gusto namin sirain yan. Pero yung Twisted Minds, maganda rin naman yung mga defense na ginagawa nila. So right now, konting utility items. Nakukulangan ako sa utility items ng homeboys. Yung Dominance Ice at saka Radiant Armor andun sa Edith. Pero dito naman sa Twisted Minds, meron naman silang Dreadnought Armor at saka Radiant Armor doon sa roamer nila yung Minotaur. Pero yung Twisted Minds parang, ay, delikado sa gitna si Sanji, makakatakas pa dito. Natamaan pa ng Feathered Airstrike ni Odil. Ito naman si Sorn, hinahanap si Hoda, nagsusuna. Grabe na pa-pressure talaga yung Twisted Minds. Conceal play, galing sa likod, makakahanap pa ng Siva si Sorn. Pero nasa ilalim ng Tore, yung mga miyembro ng Twisted Minds. At sabi nila, guys, Lord muna tayo, pero in Malaysian. Sabi rin nila, guys, sa wakas, nakuha na natin yung Tore, pero in Malaysian. Kasi yun yung kanina pa nila gustong kunin finally, dahil na naman sa isang napakagandang engage mula kina Sepan, kailangan yung tumakbo na play mula kina Sorn, ay hindi na rin nagawang depensahan ito ng Twisted Minds. At mukhang kinoconvert na nga nila ito na
etong purple buff ni Hoda yung consistently nating ide-deny, which is something to be expected naman kasi nandito na tayo sa punto na ang taas ng naging or na-establish na lead ng Cowboys and map control. So, ang Twisted Minds ngayon ay maatasang dumepensa muna, pero looking at the items, mukhang kailangan talaga nilang ingatan yung mga resources na iaalat nila. Oo. Oh, War Axe first item, ano yun, yung 3 isla. Tapos, kinuha niya yung ano, yung gloves para sa 30 adaptive attack. Tapos mag-defense items naman siya. So, ang ganda ng ano, itemization na ginagawa dito ni Sanji. Pero yung problema, feeling ko na-aurahan yung Twisted Minds eh. Naalam nila kung boss yung kalaban, si Sepat, may Seth, si Sword, may Sipa. Ay! Yun na nga yung Sipa! Nahanap na si Hoda sa lalim ng tore! Kakalmo din naman dito ni Chibi! At nawala yung Nolan kahit nasa ilalim ng tore niya sa base. Sword maghanap ng knock-up. Pero makakuha siya ng damage galing doon sa tore. Ginamit yung Feathered Airstrike. Tatamaan si Sano. Hindi mo makakapagtama yung Nathan yun ng Twisted Minds. Kailangan muna mag-heal. Homeboys, yung tore ng Twisted Minds, yung minamata nila. Top lane, mukhang mababasag na nga. Homeboys, isang tore na lang ang kailangan nila basagin para kalbo yung base ng Twisted Minds. Na-force out ang Purify doon ni Sano. And hindi lang yon actually. The moment na nawala na si Hoda rito ay kinailangan na talagang umurong at lalong mag-ingat ng Twisted Minds considering na napakataas pa ng presensya dito. Kasi kung iisipin mo, hindi lang naman si Sorn yung pinaka-problema ngayon ng Twisted Minds in terms of engage. Oo. Nandyan pa si Sepat. Si Sepat na hindi pa natin nakikitang nag-flicker onward or flicker earth shatter. Siya yung mas maingat pa na taga-setup ngayon ng Homeboys. Yun nga eh. Parang miscalculated naman sila ngayon. Grabe si, ano, si Netson, nagdagat-dagger. Dagat-dagger? Yung si Halbert. So, gusto niya talaga abulin yung anti-heal para mas mabawasan pa yung heal at yung regen ng mga member ng Twisted Minds. Grabe, oh! Teka lang! Sige nyo, boys! Gawin nyo yan sa Liquid Echo mamaya. Subukan nyo lang! Medyo advanced na ito na. Oh, medyo advanced. Abangan nyo yan sa... Sensyo po, excited po tayo. sa last series natin, tama ba? Sinetap mo kasi kanina, Brigida eh. Okay. Ikaw mismo nagsabi na parang excited ka ngayon kasi parang may PH team eh. Ito totoo kasi napapadalas yung ating last match ay talagang magiging sobrang unang araw or pangalawang araw pa lang ng group stage natin, which was yesterday nung group A naman ang naglaban, di ba? At tignan mo na yung damage ni Nets ngayon. Nasabi mo, di ba? Nakadagat, dagat-dagger. Naka Sea of Halberd. Pero kasi, si of Halberd tuloy, si Halberd. Kung ano yung ikinulang ng utility dito, sabi mo kanina, parang ito binabawi na bigla. Oo. Pero aggressive utility yung barang habol nila eh. Kasi si Sor na gano'n eh, nag-Thunder Belt. Medyo aggressive na item yun eh. Pero ano, gana ah. Action. Sobrang gana para kay... Ano sa kanya? Oo, kasi sobrang agresibo niya. Alam ko, ang dami natin ng mga sinasabi tungkol kay Sword sa Homeboys. Pero respect where respect is due. Yes. Ang galing mag-itemize. Tapos yung Twisted Minds talaga na parang takot sila gumalaw. Oo. Na takot sila masetan, takot sila masipa, takot sila makakain ng Feathered Airstrike. Saka tingnan mo ha, kahit sabihin natin naka si Halbert dito si Nets, yung damage niya kanina with just yung 3 items na hawak-hawak niya, di ba? Tapos, hindi ko alam kung naka-weapon master pa yan or what not. Tapos mukhang binibuild niya pa yung rose gold for his last item. So, hindi naman siya nagpo-pull out damage build. Oo. Pero nakikita mo na dito yung disparity na meron ang Homeboys! Oh, sorry! Nahanap yung Zipa with the flicker as well! Pero makakounter na siya! Next, napitas din si Troll. Killing spree para kay Chibi. Tatlong miyembro na ng Twisted Minds na wala. Make it 4. Will it be 5? Will it be a wipeout? Sabi ng Homeboys, base na lang para panalo tayo.